paano kung may mag-alok sa'yo ng membership ID na babayaran lang sa halagang 50 to 200 pesos at magkakaroon ka na raw ng pabahay at lupa, libreng serbisyong medikal, 10,000 pesos na groceries at 10,000 pesos din na cash assistance one buwan. Sino ba naman ang hindi kakagat? Yan daw kasi ang mga benepisyong makukuha kung ika'y magpapamiyembro sa isang nagpapakilalang korporasyon. At hindi raw ito basta-basta dahil pinamumunuan daw ito ng isang hari. Ito ang UTIHC o Universal Tribes International Holding Corporation na tinatayang 1,000,000 na raw ang mga miyembro at karamihan mula sa mga probinsya ng Visayas at Mindanao. Nag-ingan niyo man po ko, kay gwapo man po siya o ka ng mga benepisyo nga gihatag. Ang nagpapakilalang hari o leader ng grupo, si Edgardo Los Baños, na tinatawag din nilang HMJPRMA. Ito po ay descendant, tagapagmana po, apo ng Dr. Jose Rizal. O His Majesty Jose Protaso Rizal Magpantay Adlaw. Laging may corona at kapa. At may sarili pang mga bantay o marshals. Kung may hari, syempre, meron dapat Reyna, ang live-in partner ni Edgardo na si Teresa. Si Edgardo, nagpapakilala raw na graduate ng architecture sa UP o University of the Philippines, habang ang kanyang Reyna, isa naman daw, propesora. Siya ang hari, inihintay niya lang na koronahan daw siya. Hindi raw mahigpit para sa mga interesadong maging member. Pero lahat ng kanilang ipinangakong benepisyo, makukuha lang daw kung meron kang membership ID na 50 to 200 pesos nga ang halaga. Sa 1,000 na tao, 100,000 na ang nalilikom ko. Kahinaan pa yun ang ID. Yan lahat po yun inaabot ko sa kanya. How much more na dumami ngayon? Kung sa may 1 million tao ka na, 1 billion na ang hawak niya ngayon pera. Di pinayaman niyo siya. And once na matapos po namin ang nikamahalan yung gagawin, pagpasok po ng pondo para sa project, automatic meron din kayo. May benefits na kayo. At hindi raw basta-basta simpleng pera ang posibleng paghatian ng kanilang mga miyembro. Ang starting budget po na binigay ni Kamahalan, humingi lang po ako ng 5 trillion. Denimes 3 niya. So nagiging 15 trillion. Si Edgardo kasi, meron daw natatagong kayamanan. Katunayan, naglabas pa ito ng isang cheque na mula raw sa Central Bank na nagkakahalaga ng 500 billion US dollars. Ito para sa inyo, yung inaasahan. Thank you. Ibibigay ko na naman sa inyo. Siya daw yung may-ari ng mga ahensya ng gobyerno. Siya daw yung may-ari ng Central Bank, World Bank. Sa kabila ng ipinoprontang yaman, paano ang mga nagpakilala mismong mga opisyal ng samahan lumutang para sabihing ang ipinapangakong kaginhawaan, isa lang daw kasinungalingan? Si Yulohio, ang dati raw itinalagang president ng Universal Tribes International Holding Corporation. Dito sa ID system ay ako ang nag-encode at ako ang nagre-release. Nag-guide ako sa kanila how to manage ang kanilang mga leaders. Yung leaders kasi yan, mga regional, provincial, municipal, barangay. Ang dati naman niyang live-in partner na si Miriam, hindi niya tunay na pangalan, ang itinalaga ni Eduardo na kanya raw bise. Kasi no, yung nakakatulong sa kanya. Yan ho yung paalagaan niya. Sa lahat daw ng gasto sa korporasyon, lalo na yung ipinamamahaging ayuda, sila muna ang nag-aabono na umabot sa 2 million pesos. Nakasisilaw raw kasi ang ipinangako sa kanilang balik nito. Kung magkari na ringgit namin, may pinangako siya sa akin eh. Babalik niya, times 3. Hindi na po ako ng 5 trillion. Denimes 3 niya. Pamumugod siya ng pera, parang Santa Claus. Sabi, pero galing sa iyo? Galing sa akin yun. I think may power ho siya sa CPTSEM and pagmudol. Ang dati namang sekretarya na si Lani, hindi rin ito tunay na pangalan. Ang siya naman daw na awitang mag-abono sa pag-imprenta sa mga ID ng kanilang miyembro. Kulang-kulang na 1 million yun. Pasok ko ng pera kasi ginagamit sa pagpiprint, pagbili ng mga
lalaking. Kami ang nag-invest sa kanya kasi wala silang pera. Sabi niya po daw siya ay UP graduate, isa siyang architect. When we search po, hindi po siya nag-aral ng UP. Sabi niya may 17 dialects siyang alam pero hindi siya marunong mag-English. Ako pa rin magta-translate. Siya daw may-ari ng Malacanang. Pero nasaan na nga ba ang inirereklamo nilang si Edgardo? Sa pag-iimbestiga ng aming team, nakarating sila sa UP campus sa Quezon City. Kilala niyo po itong lalaki? Dito raw po nakatira yan. Plus po niya, yes, bahay niya na sa kabila. Ito na po yung bahay ni Edgardo. Ngayon po, asan po? Hindi na po siya dito. Alam po, nasa Cavite. Hanggang sa nakasalubong nila ang lalaking ito na kapatid daw ng hari na si Edgardo, si Lito. Pag-uubot ka sila niya, marami sila. Kasi mga 15, 20, siyempre, mga taga-lugar namin na nagtataka niya bakit may ganyan. Pinabarangay ko yung bahay na wala yung sa bahay. Wala raw siyang kaalam-alam sa isyong kinasasangkutan ng kanyang kapatid. Alam niyo ba, sir, na nagpapakilala si Edgardo bilang hari daw, tsaka Reyna niya itong Teresa? Hindi ko po kasi alam kasi hindi ko kami nag-uusap niya dahil hindi kami magkasundo niya. Hindi ko alam. Itinanggi rin niyang ang kanyang kapatid ay isang arkitekto at ang live-in partner daw nitong si Teresa, hindi raw propesora, kundi street sweeper. Kilala niyo po isang babae, Teresa Los Baños. O parang taga-walis yan dati, naka-uniform ng dilaw yan. Nagtitinda yan, yun dun sa may love ng UP. Taliwa sa kwentong may nakatago daw itong yaman, si Edgardo Anya, walang sariling kaharian. Squatter. Ang liit ng kwarto, magigiba na rin yung sahig. Walang makain, kami pa rin lalabas ng pera para makain siya. Subdivision, sir, baka may nadadaanan kayo, ganyan itsura. Hindi po ganyan nangyari na baka subdivision. Sa pagtatanong-tanong pa ng aming team, nahanap nila ang sinasabing bagong opisina raw ni Edgardo sa Kabanatuan sa Nueva Ecija. Sa gate ng kanilang compound, mapapansing may proposed plans. Plano raw sana nilang magtayo rito ng Eco Farm Resort. Pero ayon sa lokal na pamunuan ng Barangay Bangad, hindi raw sila otorisado, lalo't wala silang hawak na titulo ng lupa. May tumawag sa aming isang residente na nagkakagulo nga daw po yung tao doon, nakapila. Nung nagtanong-tanong po sila sa mga tao doon, nagpapalista daw po sila dahil may mamimigay daw po ng lote. Pwede daw pong tayuan ng bahay na libre. May mga reklamo na rin daw silang natanggap tungkol sa paniningil dumano nila ng down payment. Hindi lang po siguro 10 yung nagpunta dito. Maamin sila na sila ay nakapag-down na may 5,000, may 10,000, meron pa nga po 30,000. Sinubukan ng aming team na hingan si Edgardo ng panayam. Dito po ba yung ano, yung UTEC ni Edgardo Los Baños? UTEC? Apo. Saan po yung office ninyo? Patigin mo na yung appointment niya bago namin dito. Saan po kami magpapa-appointment? Pagka wala kayong appointment, mayroon. Nandun siya nung mga oras na yon, pero hindi siya humarap sa aming team. Wala tayong kinikilalang Harry o Reyna dito sa Pilipinas. Pwede natin silang makasuhan ng large-scale o syndicated estafa. Pwede siyang makommit by means of false pretenses o yung falsely pretending na meron siyang nagpo-possession ng power, influence, or authority. Ang penalty dito ay life imprisonment. Maaari rin silang makasuhan ng falsification ng public documents sa paggamit nila ng mga peking dokumento o mga titulo na nagsasabi doon na sila ang nagmamay-ari ng mga iba't ibang ari-arian. Pwede rin silang makasuhan ng forgery kapag pamimeke nila ng mga pirma, maaari rin silang makasuhan ng trespassing dahil ayon sa mga reports, inookupa nila ang mga bakanting ari-arian. Noong nauna dito, merong isang korporasyon na kanila din, yung Universal Tribes International Corporation. Ito ay isang non-stock corporation, walang business at para lang sa kanilang mga miyembro na unang nairehistro noong 2019, October. At ito namang Universal Tribe International Holding Corporation na register nitong November of 2022. Magkaiba yung pangalan pero basically sila din yun. Pinangungunahan ni Edgardo Los Baños. Iba yung ginagawa nila sa actual na nirehistro nila dito sa Securities and Exchange Commission. At tayo ay nagpalabas na ng isang tinatawag na show cause order. At sila ay dapat sumagot kung hindi ma-re-revoke o mapapawalang visa yung kanilang registration bilang isang korporasyon.
pang saad pa na ako, sir. Wala yun pa ko'y nadawat bisag isa. Ang tawag natin sa behavior na ganito ay herd mentality. Pag nakikita ng isang individual na ito yung ginagawa ng majority, maaari na ang factor dito kaya sila naniniwala sa mga ganitong offer ng isang organization is yung need nila to survive. Kaya tingin siguro nila mas mahaba ang proseso kung sa government sila pupunta. Mas maganda, maging alert pa rin tayo sa mga red flags. Nag-waste ako ng time, waste money. Napakasakit talaga. Nawala na yung pinupundar ko para sa mga anak ko. Kapag ang mga pangako out of this world o masyadong hindi kapanipaniwala, dapat magduda. Dahil sa totoo lang, sa buhay, hindi naman sa isang iglap o ID lang, pwede nang mamuhay na parang hari at reyna. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.